Tayo. Let us start from the beginning. Okay. So, what is power factor? So, again, power factor is cosine theta, right? So, power factor, that is cosine theta. So, that is cosine theta. That is the ratio of our, this is our theta, cosine adjacent over hypotenuse S. So, this is our kilowatt to the apparent power kVA. O, dapat magkasundo tayo. Ano ba yung power natin kukuha natin sa meralgo? That is our kVA. Bakit, sir? kVA. Kasi, tingnan mo ang transformer rating. Ano ba rating ng transformer? Bawa, 10 kVA. Ha? kVA ang rating ng transformer. Kahit anong klaseng transformer, kahit yung mga dry type or all point immersed transformer found in a substation, ganyan kalang kalaki, ganyan kalang yan. kVA yan, or MVA. Ha? Let's say you have an industrial plant, 10 MVA plant. No? Alam niyo ba yung 10 MVA? Napakalaki ng transformer yung sa substation. Ha? 5 MVA lang na, yung mga ano yun, malalaki yan. So, ito yan. Yung transformer na yan, no? So, pag sinabing power factor, kilowatt over the S, no? It is the measure of how effectively the current is being converted into useful work. So, yung kakuryente, i-convert natin into useful work. And more particularly, good indicator the effect of the load current on the efficiency of the supply system. So, may pinag-uusapan dito ang efficiency, no? So, ano ba yung efficiency muna? No, ano ba yung formula ng efficiency? Power output over power input times 100%. No? So, eh, ano ba yung power input? Power input is power output plus power losses. Diba? So, ayan. So, let us consider a large industrial plant. No? So, let's say this is the supply side, the Meralco side, and then you have here your power transformer. Let's say you have your 10 MVA power transformer like this in the substation. So, you have your, let's say, your primary metering here, no? Wherein your kilowatt, no? Hour. This is your kilowatt hour. So, that is your energy meter, which is power times time, right? Yeah. So, tapos, eto, meron tong resistance na mahaba. Tapos, nandirito na yung pinaka-load natin. Di ba? Yan. May resistance R dito. O, syempre, dumadalo yung kuryente dyan. No? Again, ano ba yung sinusukat ng meter natin? Di ba? Yan yung power input. Eto, power input yon. Eh, ano ba yung, di ba? May kuryente kasi dumadalo na ganyan. Di ba? So, eto, gagawin natin tong ito, voltage drop yan, tama? Okay? So, wherein your voltage drop is equal to your current times your power, I mean, this is what we call the power loss, that is equal to your voltage drop multiplied by the current I. So, your voltage drop is your IR. So, therefore, this will be I squared R. Ayan. But where can we see the power output? Always remember, if we need the power output, that is the power at the load. No? P-load po yan pag sinaming power output. Ang dederechuhin ko na, no? Pag sinaming power factor correction, ang pinaka-target ng power factor correction, pababain mo yung power loss. Pag pinababa mo yung power loss, yung power input mo, yung kukunin mo sa Meralco, naalala niyo ba yung explain ko last time, yung voltage drop? Ano ba yung voltage drop, sir? Oh, anak, ito yung 100 pesos. Bigay mo naman kay Bunso yung 100, baon niya yun eh. Eh, nakuha ni Bunso 70 lang. So, napunta yung 30. Voltage drop, nandun sa bulsa kapay mo. Na? That is the voltage drop. Yun yung voltahe na punta lang sa linya. No? O yung power loss dito, walang kwenta yun. Walang kwenta yun. That must be minimized. Di ba yung sinabi ko sa inyo, yung mahabang ano, linya, di ba? Maliit na lang ang voltahe sa bahay namin, sir, sa probinsya. 180 volts na lang. TV namin, maliit ang picture. O kaya, hindi na mag-on. No? Pero may ilaw naman yung LED niya. So, ibig sabihin, sir,
zero voltage? No, not necessarily. Maaaring maliit ang voltage, not enough to function your equipment. Kaya sinabi ko sa inyo, ito motor to, experiment namin yung isang motor eh. 1 horsepower motor, supply namin on eh. Siyempre, 230 volts yun. Supply mo ng 10 volts, iikot ba yung motor? Iikot mo. Pero mapapansin mo yung kuryente niya, ang takas oh. During the running condition, pag mga 50 volts na yung sinuplay mo, eh, rating niya 220, di ba? Pag mga 50 volts na, umaandar na. Yun ang namimiss ko sa school eh. Kasi 12 years po ako sa aking alma mater. Every semester, we have laboratory subject. Paborito ko yung mga laboratory subject eh. Kaya dito, dinala ko dito sa powerhouse eh. Gusto ko nang simulan talaga. Actually, noon pa man, nag-acquire na kami ng mga gamit. Kaya lang, mamahal talaga eh. Simula muna ako sa mga second hand. Kasi laki natin sila eh. Bibili ako ng mga module, mga mamahaling ano. Embarkada ko nga, supplier ng mga equipments eh. Yung mga training trainer, yung mga trainer na equipment sa school. Pero ano po, God willing, we'll be buying those, ano. Bibili po kami ng mga equipment. Kasi pangarap po sa powerhouse, alam nyo ba, hindi lang nabanggit pala ni Bear kanina, no? Di ba parang meron daw, ano, na-amaze daw sa kanya. Saan ka nag-aral? Parang ayoko maniwalang electrician ka. Sabi niya, sir, nag-aral po ako sa MIT. Sabi niya, ano ang MIT, Bear? Ito naman, sir, Marine Institute of Technology. Alam niyo talaga ang aking ultimate dream sa trabaho ko bilang teacher. Ang ultimate dream ko talaga is school. Gusto ko magkaroon ng school. Hindi talaga review center eh. Kung pwede lang, ayoko ng review center. Unang-una, maintriga. Pangalawa, panayantek sa akin. Ayoko, gusto ko talaga yung mag-share lang ako ng knowledge. Masaya na po ako dun eh. Kasi so happen lang, dito na ako sa review center. Para mas maganda kita konti. So, ibig sabihin, pero ano ha, we are very happy na magkaroon ng ano, yung K-12, di ba? Later on, sasaksak na rin kami dyan, no? So, dito magkakaroon, baring upahan namin yung ano. Ngayon kasi, eto, kabila, tapos yung isa na upahan namin. Baring itong floor na to, upahan natin. May mga school dito, yung grade 11 and 12, do you know that? Yung K-12, isa po yun sa tina-target ko po na maging gano'n ang powerhouse. At maging CPE provider. Malawak po ang ano ko dito, kaya lang, unti-unti lang po eh. Hindi namin magawa ng mabilis at agad. Pero, sikapin na, kailangan mabilis ka lang. May target ka eh. Mabagal-bagal ka, marami pang hadlang minsan. Okay. Sige. So, yun po ano? The higher the power factor, pang mataas daw ang power factor, ano bang pangako ko sa inyo? Alas dos? Kaya-kaya, tapos yan. The higher the power factor, nabangit ko alas dos, ano? Tapos tayo? Yan. The more effective electrical power is being used. Ibig sabihin, pag mataas daw po yung power factor, mas mataas ang efficiency. Okay? Parating namin ina-experiment sa AC circuit, bago mag-3-phase experiment. Power factor correction, yun ang aming title ng experiment namin. No? Yan, wala lang kasing gamit dito. Kung meron, mag-experiment tayo. So, eto, ginagawa namin, meron kaming airflow reactor. This will represent any building. Tapos, tinatap namin yung capacitor box dito. Yung capacitor na yan, ito yung CMOS. As the capacitance increases, the power factor increases. Makinig kayo ha, sabi ko, sa lahat ng topic ng electrical engineering, ito pinaka-paborito ko. No? Sineseminar ko po ito sa IITE, at saka sa Western before, at saka sa PAMA, mga CPE provider, Training Center for Engineers. Sa IITE po, ako po yung lecturer, 2 years ako po dito. 2 days po yan eh. 8 hours per day. Ang haba, ano? 16 hours ko tinuro yan sa mga engineer. Kayo naman, 2 hours lang. Dito, 2 days. Kayo, 2 hours. Di mas magaling kayo, di ba? Pumunin lang natin yung pinakamasustansyang portion, no? Alam niyo kung bakit naman din humabay? Kasi yung half-day, puro churi kami. Di-review ko muna yung mga engineer. Kasi pagka-engineer, ang hirap na matuto. Mag-recall ng churi, alam niyo ba yun? Pag-practitioner na.
Hindi na alam yung power factor. Ano yung power factor? Ano yung cosine theta? Hindi na alam. Half day, puro review lang ang ginawa namin sa AC circuit. Kaya tumagal kami ng 2 days. Tapos may mga additional topic pa ako, discussion. Siyempre, mas malalim ng discussion dito. No? Mas detalyado po ang discussion ko dyan. Doon kayo mag-ano. Pero pwede rin tayo dito. No? Yan, mas mura pa. Ayan. So, naglalagay kami dito ng ano? Yokogawa pa nga ang gamit namin eh. Ito yung power factor meter. Yan, power factor. Experiment namin yan. So, tapos ito. Yan. Sabi nga nung aking co-faculty, bakit mo nga ginagawang masyadong, ano, masyadong nakatutok sa lab? Yan mo sila dyan. Dito lang tayo. Kwentuhan tayo. Kapalita, parami magagandang chicks dito. Dito tayo. Yan. Gusto, puro kagaguhan na pinagkakakwentuhan. So, kasi, parang napansin nila, pag ako nag-experiment, hands-on ako, nandun ako sa mga bata. Eh sila, pag nag-experiment, oh, hello, tapos ako kayo dyan, data. Ha? Dito, nandun na sila sa faculty room. Ikaw, hayaan ka na. Tama, mali, may ganung teacher. Professor. Oh, kita nyo? Tama, di ba? Oh, alam ko yan eh. Oh, kaya nabuisit sila sa akin eh. Alam nyo kung bakit? Eh, feeling nila, pasikat ako. Hindi nila ako mahikayat dun sa kaanuhan nila, katamaran nila. Di ba? Tuloy natin, power factor meter. Alam nyo yung power factor meter? So, ang kitna ng power factor meter na ginamit namin, Yokogawa Brand Japan, 1.0 unity power factor. No? Tandaan po natin na ang power factor ay mula 0 papunta sa 1. Walang power factor greater than 1. Walang power factor na negative. Okay? Ngayon, ito naman po ay 0 at 0 power factor. So, you have here your lagging power factor, you have here your leading power factor, then this is now the initial point. Okay? Pagka ito, wala muna to. Okay? Wala muna yan. Let's say, mayroong switch dyan. Diba? So, switch on mo pa yan. So, if let's say, initially, yun ang pinaka-trial one mo. No? Hindi ko nalilimutan ang pinagagawa namin doon. No? Ito yung piso ba naman tinuro yan? Eh? Bakit ako yung gamit? Kapit ko sa harap niya. Kaya lang, wala tayong gamit. No? Yan ang pangarap ko. Magkaroon niya mga yan. So, pag inon mo, initially, may certain power factor. Halimbawa, ang baba ng nasukat namin. Naalala ko pa nga yung first trial namin eh. 0.3. O, oh, kita niyo. 0.3 lang aming power factor noon. Ngayon, nung kinala natin. Okay, mababa muna ng microfarad. 3 microfarad. Okay, kakabit na namin gano'n yan. E di, siyempre, mag-charge, mag-discharge na ng kapasitor. So, sa 3 microfarad, oh, tumaas, 0.4. Oh, mga ganyan. Tumaas yung kanyang kapasitor. Makinig kayo, ha? Nile-lecture ko sa mga engineer to. Makinig ko kayo. So, napakaganda po nito kung natutunan nyo. Kasi tinuro lang sa amin to ni Sir Jimenez. Maraming factor dito sa topic na to, tinuro lang sa amin ni Engineer Jimenez. Para bang, pagka nakuha nyo to ng buong seminar, para nakatin na rin kayo sa seminar niya. Para bang ine-eco seminar ko lang. Naintindihan nyo yung kasabihin? Para ma-inject ko na kasi mayroong ano yun, nainis ako dun sa ano, ayaw talaga maniwala. Sir, di naman totoo talaga bumabagal yung metro, nakipag-debate sa akin. Pwede ba, sa free seminar lang naman, di naman siya nagbaya, di ba? Talaga nakipag-debate. Eh ngayon, lalagyan ko na ngayon ng premise. Ang premise ko, ano eh, nag-debate kami hanggang sa napunta kami dun sa ano. Alam mo kasi iyo, hindi naman sariling paliwanag ko yan eh. Nakuha ko yung knowledge na yan kay Engineer Benigno Jimenez. Ito ang kanyang cellphone number. Dito mo siya matatagpuan sa JGC Philippines. Anak niya si Vincent at Benedict Jimenez. Yung dalawa niyang anak ay PEE na rin. No? Siya ay top 1. Ngayon, kung parang against ka sa tinuro ko, no? Na tinuro niya lang sa akin, kumbaga, parang tubo lang ako, no? Dinaluyan lang ako ng tubig para, di ba? Yan, daanan lang ng tubig. Parang ganun lang. Eh, parang against siya doon. Hindi siya naniniwala yung metro, bumabagal. Pero di totoo yan. Kasi ganito yan. Nakipag-debate. Eh, kung nakakainis, syempre sa harap. Yung pala, nalaman namin, engineer na pala siya. No? So, sabi ko, kung may against ka dito, eto, kontakin mo to ha? Kasi hindi ko siya ma-i-please. Kasi mukhang may edad na nga siya talaga rin eh. Talaga may alam na. No? Ang dami no, 100 plus yung umatendo sa seminar ko no. Sa Quezon City pa yun. Ay pag-debate sa akin.
Ito na lang, ganito na lang para matapos yung usapan natin since hindi kita makonvince eh. Diba? Until nalaman mo nga, REE na rin pala siya. Engineer siya talaga. So, in-explain ko sa kanya, tapos kaya niya kang maniwala, ganito na lang, para maniwala ka sa akin, sana nga maniwala ka, eto, dito ko kinuha yung knowledge na to, kontakin mo to ha, si Sir Jimenez, konsulta niya ng Shell Caltex, Saudi Aramco, tsaka maraming mga kumpanya rito, konsulta ng GGC Philippines, isa sa pinakamalaking electrical consulting company sa Pilipinas, Japanese company, sabi ko. Ngayon, kung duda ka, kayo magdebate. Di ba, no? You debate with him, not with me. Kasi ano lang ako eh, baka may credential, baka mas magaling ka pa sa akin, baka top-notcher ka pa sa board, kaya ganyan ka kayaman. So, di ba? Kasi ako lang naman, naturuan lang naman ako. Ako lang naman kasi tao, mahilig lang ako mag-training, mag-aral, hindi naman ako pass absorber eh. I'm not a top-notcher caliber. Hindi po ako top-notcher kasi. No? Pero masipag lang ako, siguro, nahirap niyo akong talunin sa sipag. Sa ano po, sa intellectual, kaya-kaya niyo akong talunin. Pero sipag sa pag-aaral, sa trabaho, eh, medyo mahirap niyo akong talunin. Hindi ako papayag mas masipag kayo sa akin. Huwag kayo ka rin ang review center para masabi ko. Sole proprietor dapat ka. Para masabi ko, mas masipag ka sa akin. Eh wala eh. Powerhouse lang. Ba, kailangan, wala ka sa loob mo kung may ganito kang sento. Patawa yan. Tigil mo yung paninira mo sa amin, ha? Ha, ganyan, ha? So, may kaya sa tik-tik na ito. So, para tinataas ang may capacitance. No? Kaya mag-alala, nilecture ko to sa IIEE, 45 minutes lang. Kinuha nila ako dun sa kanilang mega seminar, 45 minutes, tapos ang power factor, makinig kayo. So, habang tumataas yung capacitance, yung power factor mo, tumataas din. Yan, tumataas din siya. So, pataas na pataas, point one. Gamatching mo yung unity. Paano paglagpas ng unity? O sir, ano yan? 1 point something na. Ay, hindi. No? Let's say, magiging 0.9, 0.8. Eh, ano na siya ngayon? Leading na siya. No? Alam naman natin sa AC circuit yun. I'm sorry for the first year, second year. Hindi nyo parang kasi kulang kayo sa foundation. Hindi nyo ba ito masyado maintindihan? May first year, second year, dito. Tapos ang kamay? Ay, salamat, wala. Okay? Kasi mahirap nyo maintindihan ito eh. Kasi alam nyo palang, ano palang eh. Ano alam nyo? Calculus, di ba? Algebra. Ohm's law. Hindi pwede, medyo higher learning na to. So, punta tayo dito. Alam nyo, kaya kong i-lecture sa inyo ito kahit walang PowerPoint class. Because that topic is not only in my mind, but also in my heart. Nakita niyo yung building wiring na tinuro ko? May PowerPoint ba ako doon? Wala eh. Naalala niyo yung building wiring installation and design? Ang pinaka-PowerPoint ko lang doon, yung design na ano, yung pahapyaw lang, yung ano, di ba? Yung residential. Kaya ko kung ituro to kahit walang PowerPoint. Kaya lang, mas maganda lang, backup lang yung PowerPoint. Sige. Punta tayo sa next slide. Next slide. Cool. Ano ba naman ito? Ayaw na naman gumana. Ayan, wala yata yung sensor natin, mga kasama. Ayan, sayang ang ating ano, Derek, eh, di ba? Yung film, mga ating ano, pelikulang ginagawa. So, asan ito, mga kasama? Naririnig niyo ba ako? Natulog na yata kayo dyan. Wala po yung sensor. Ayan. What is power factor? Ha? Pakitignan lang na ano, Joseph. Ayan. So, power factor is a measure of the degree to which a given load matches that of your resistance. Bakit ang basihan matches that of your resistance? Bakit? Kasi, ang power factor natin ay, ano, ang resistance ay unity power factor. Okay? So, kasi siya yung pinakamataas na, ano, pinakamataas na power factor. Pero ang sabihin ko sa inyo, hindi talaga ideal i-correct sa unity ang power factor. No, it's not ideal. Pagdating sa trabaho, no, kahit sa theory or sa practice, no,
Ang idea na tinuro sa amin ni Sir Jimenez is 0.92 to 0.96. Hindi niyo makikita to sa PEC, sa code, any code. Ha? Practice lang po yan. Hindi siya ginagawang unity. Bakit, sir? Ayan, didiscuss natin. No? Relax lang. Most of the loads, no, inductive yan by nature. No? Lagging power factor. Pagka positive, leading power factor. Diba? So, eto na po yung ating ano? Eto na siya. Diba? Yung ating purely resistive, your voltage here, no? Your voltage is in phase with your current. No? Ang basihan dito, class, yung starting point. Oh, sige, dito na lang, ha? So, unahin muna natin yung unity power factor load. No? Unity power factor. So, sila yung ano, resistive, di ba? Resistive. Okay. So, halimbawa, ito po yung voltage waveform, no? Yan, yung voltage. Tignan natin sa oscilloscope. Consider natin, ito, yung wave natin, going to the positive direction. So, this is your starting point of the waveform. And then, so you have here your current waveform, wherein the starting point of the current waveform is also at the same point. Here. Pareha sila ng starting point, so wala silang phase difference. No? The phase difference here, theta, is simply equal to zero. No? Wala lang. No? So, your voltage is in phase. No? With I. Yan. So, or I is in phase with V. So, ganyan yan. Ano ba? Unity power factor load. Incandescent lamp, yung mga heater natin, plancha natin, yung mga heating elements, no? Unity power factor yan. No? And then, you have your number two, unity power factor. So, meron po tayong lagging power factor load. Diba? Mga lagging power factor, ito yung ating mga inductive, yung maraming coil, diba? So, karamihan ng load natin, inductive. So, paano naman natin makikita theoretically ang waveform niya? So, kung ito yung ating voltage, that is the voltage, ito yung starting point niya, di ba? Okay? Tapos, ito naman yung kuryente natin. Ito yung starting point ng current, that one. Now, this is the current, and this is the voltage. Ito po yung voltage natin, no? Tingnan mo to, para bang ito, itong ulo na to, para bang ulo na na side view, ha, side view. Yan. Ito yung ulo, halimbawa, ito ulo ni LeBron James. Yung side view dito, di ba? Nagtatakbuhan si LeBron at saka si Kobe Bryant. To. Ito, finish line nila. Kaninong ulo mas malapit? Ito yung ulo ni LeBron. Although meron din ulo sa baba. Ayan. So, ito lang ita. So, ito ngayon. Kaninong finish line ang, kaninong ulo ang nalapit sa finish line? Kay LeBron. Yan, mas matangkad ng konti si LeBron, di ba? 6'8 ba si LeBron? Si ano? 6'6? 6'7? Si Kobe, di ba? So, sino mas nauuna? Mas malapit sa finish line? Si LeBron o si Kobe? Si LeBron. Siya yung voltage, di ba? So, siya yung leading. Siya yung nauuna eh. Sino yung nahuhuli? Yung current. Kaya pag binasa mo yan, ay lux V by theta. So, eto yun. Na-explain ko ba ito sa video kanina? Hindi. Kahapon. Ah, okay. Sige, mas detalyehin natin. Mas maano yung mga first finger. So, I lags V by theta. Pag sinabing lags, nahuhuli. Pag sinabing leads, nauuna. No? Example ng laging power factor, yun nga, lahat ng coil. No, may motor. Yung mga motor, yan. Kahit yung mga ilaw natin, laging power factor, electronic equipment are laging power factor. Most of the loads, most of the building are laging power factor. Now, we have our number 3. So, ito na po yung ating mga leading power factor. No? Pira naman to, ilan lang naman to, ito yung mga capacitive. No? Capacitive load, yan. So, ito na siya, no? Yan. So, ito yung current natin. Yan yung kuryente, current waveform. Tapos, diba, current waveform to, no? Ito naman yung ating voltage waveform. Ito naman yun.
Ayan yung voltage natin. Ngayon, ito finish line. O, kanino ulo ngayon ang mas malapit? Kay Kobe o kay LeBron? Kay Kobe. So, mas malapit ang ulo ni Kobe doon. No? So, I leads V by theta. So, what do we call the theta? The theta is this one, guys. That one. The phase difference, the phase displacement between the voltage and the current. So, tandaan po natin yan, ha? So, phase difference ng voltage at saka ng kuryente. Ano ba yung theta pa na yan, sir? So, ito yun. So, ito yung theta. Di ba? Impedance, no? Rx, di ba? O, dagdagan pa natin. Di ba? Ito yung theta mo, di ba? So, ito yung S mo, P mo, Q mo to, di ba? Tapos, meron pang isang triangle, di ba? So, yung isang triangle natin. Hello. Okay. So, isang triangle naman natin. Ito naman yung ating admittance, no? Reciprocal na impedance, di ba? Tapos, may conductance tayo dito. Theta rin yun. Tapos, ito naman yung susceptance natin, di ba? Yung theta makikita mo, di ba, 45 degrees. Lahat yung 45 degrees. Ha? Yan lang yun. Pag sinabi mong theta, yan yung phase difference between the voltage and current. Now, so, tingnan natin, ha? Makikita natin ito. Yan. Tingnan natin, pahapiwan natin. Ito kayo ng konting theoretical na patikim dito. Paano ba sir malaman dito ang laging leading? Yan. Latitude, this is plus minus theta. Tandaan ninyo, dito, pag positive dito, dagdagan ko pa ha, pag meron kang current waveform, magnitude of current, since of plus minus theta of the current, if you see positive also here, pag positive, dito, ay capacitive. Tandaan yan. Di ba magkatunog naman, no? Positive, capacitive. Magkatunog po, ano? Natural, yung negative, inductive na yan, di ba? Pwede positive, negative. Di ba? Parang ganun lang yun. Yung kapalitaran. So, pag positive, capacitive. Di ba? So, tandaan nyo, ha? O, ulitin natin. Pag positive dito sa kuryente, capacitive. Positive, capacitive. Did you get that? Yes, sir. Sa admittance triangle, sa current, at sa power triangle, no? Pag-positive ay? Capacitive. Did you get that? Yes, sir. Pag-positive, capacitive siya. No? Pag-positive dito sa impedance ay? Sir, capacitive, mali. Baliktad pagdating sa impedance. Ang positive dito ay inductive. Dito lang naman baliktad. No? Pagdating sa impedance. Ang negative dito ay capacitive. No? So, ganun po yan. O, syempre dito, ha, yung lahat ng negative natin dito ay inductive na po yan. No? So, tandaan nyo yung theory na yan. Ha? So, tandaan nyo yung theta na yan. Yan yung distansya ng starting point ng dalawang waveform. No? So, tandaan niyo po yan. So, ito na po yan yung nardudo. Yan. Ito rin po yan. Maskin laro ko lang dito. Okay, next tayo. Ano ba, silpe? Sabi ko sa inyo kahapon, meron ako nakitang libro. Ang tawag niya sa Q, useless power. Nalungkot ako dun sa libro na yun. Isang libro lang naman yan. American book. No? Tapos nagtingin ako ng ibang American book, tapos Indian book. Wala naman sila pinabanggit na ang Q ay useless power. Siya lang, natatangi yung isang libro na nakita ko nung college ako. Kinopia ko sa ibang libro, tapos nung naging engineer na ako, nagtingin din ako sa mga Indian book. May kitsang po po ang Indian books ko dyan, yung mga makakapal. Dyan po. Pinakayaran po namin ng libre yun sa mga ano, reviewees namin. Sir, kami, hindi pa kami enrollin nyo. Pwede ba manghiram? O sige. Hiramin namin kayo. Ha? Tulungan namin kayo. Plus, kung kailangan nyo ng mga libro, Xerox nyo lang. Yan. So, sabihin nyo, mukha kami pera eh.
Ha? Bira po, wala ko mag-intro. Kailangan ko mag-intro muna bago makahirap ng libro. Eh sige, libre lang po. No? Kala ko nga magkaroon ng tinatawag na ano eh. Dami namin plano magaganda eh, no? Pero unti-unti po, sinisimulan na po namin. No? Eto, oh. Pangit eh. Public life love. Simulan na po natin sa inyo. Actually, noon pa po namin yan binabanggit. Sinasabi namin, 4 years ago pa yan, pag may kailangan kayo mga libro, research, o kaya mga assignment ninyo, punta kayo dito, kaya kami namin kayo libro. Sir, kailangan ko ng mga soul practice. Nakapa kami ng teacher namin. Bibigyan ko. Saan ka punta? Magsawa. Ha? Bibigyan kami sir ng problem sa isi-circuit, isi-circuit. Sir, may libro pa kayo ng ganito? Oo, sige. Wala man kami ng ibang libro niya, pwede substitute, mas maganda pa. O ito, yan, saksak ko sa baga mo. Yeah? So, nasold ka dyan, high-high ka dyan. So, ayos, alright. Yeah? Ayan. Ano ang trabaho ni Q? Si Q po ay, unahin ko na si Q, ha? Ito yung na-research ko, mga libro, marami. Ito ang tawag nila kay Q. No? Siya yung reactive power. Ano daw ang trabaho niya? It maintains the electromagnetic field. Bakit patatawagin useless? Eh, meron pala siyang trabaho. Kaya ako, pag isang libro lang ang binasa ko, hindi ako naniniwala. No? Hindi po ako ganun mag-aral. Naalala ko yung isang estudyante. Talaga, kung nanghirap sa library, limang librong galim eh. Tinalo niya ako nung college, ako dalawa-tatlo lang hindi hirap ko eh. Siya, lima-lima. Eh, maliit pang bata eh. Maliit pang estudyante. No? Salamin pa, mukhang girl. Diba? Mukhang girl. Pero engineer na siya ngayon. Kaya nakakatuwa itong mura, si, ano, si Ryan. Kaya estudyante ko yun, experiment kami. Asan si Ryan? Si Ryan! Asan siya? So, maintains the electromagnetic field. Ano ibig sabihin? Yung motor mo, iikot ba pag walang magnetic field? Of course na. Hindi po iikot ang motor pag wala po electric magnetic field. Ang mangyayari po, wala lang. Pag wala kang magnetic field na na-produce, hindi po iikot yan. Kailangan mo po ang Q para ma-maintain mo merong magnetic field. Pag nawala ang Q mo, wala kang magnetic field. No? Ano ang trabaho ni kilowatt? Performs the work. No? So, involved siya talaga sa pag-ikot ng motor mo. Diba, magnetic field muna, may Q dapat. Ngayon, umiikot na yung motor mo, yung force na ina-exert nun, malaking ginagampanan ng P. Para yun sa work output ng motor mo. No? So, ganun yan, ha? The kilowatt performs the work. The K-bar sustains the electromagnetic field in the motor. Okay? Tingnan po natin to. Pag wala tayong capacitor na nakakabit, this circuit, no? This motor represents any type of building. Kahit ano pong building po ito. So, makikita po natin, no? Any type of building po yan. So, kumukuha tayo ng kulay asul. Ano ba yung kulay asul? Ano siya? Reactive power. Ano yung kulay red? Siya naman yung active power. Ibig sabihin yung red, siya yung P. Ito naman yung Q. Pag kinuha mo yung P at si Q, automatic kinukuha mo si S. Kasi the vector sum, no? Pag sinabi vector sum with an angle, you have to consider the angle, the vector, the phasor. So, yung P and Q to sum up, S yun. No? So, kung meron kang capacitor, mapapansin, this is just an idea. Nakita ko lang ito sa internet. Pero hindi talaga ito yung sa reality. No? Dito, pinapakita yan lang yung ideal condition na ginagawa ng capacitor. So, ang capacitor pala, mapapansin mo, ito pa rin yung dalawang load mo o yung building mo, halimbawa. So, ang kinukuha mo na lang dito, yung kulay pula, napansin nyo, sa utility. Pero, still, kumukuha pa rin siya ng kulay asul. Siya yung Q mo. Kasi para umikot yan eh. No? Yung capacitor na lang ang magsusupply sa'yo. Yan po yung ideal condition.
Pero ang totoo, meron pa rin yan. May sinusupply pa rin ng konti yung utility. Alam ba ninyo ang Q? Parang asukal yan. Hindi pwedeng marami tayong asukal sa katawan. Magkaka-diabetes tayo. Pero alam nyo, kailangan din natin ng sugar ng small amount. Para naman, if meron kayong alam na ano, eh, natake kasi siya ng diabetes niya. Pero kakatwa, sasaksakan ng lollipop. Alam nyo ba, may alam kayong gano'n? Low sugar naman kasi siya. Kaya kailangan may konti siyang sugar. Nanginginig yung katawan niya, nahihilo siya. Kasi low sugar naman yon. Para mawala yung pagkahilo niya, sasaksakan naman siya ng lollipop. No, yung lollipop ni Joey De Leon, yung ano, di ba yung pack, di ba? Para ano, buhay ulit siya, malakas ulit siya. So, kailangan natin ang asukal, pero konti lang po. Di kailangan ng marami. Bakit tayo mag-i-improve o papataasin yung power factor para tumaas ang efficiency? Tandaan natin yan, ha? Mas maging high efficient, no? So, meron dito, no? Sinasabi, manufacturers are built by their electric utility for heavy large inductive load. Wherein sa Meralco, no, sinusunod nila ang distribution code. 85% ang standard na distribution code. Yan ang pinaka-base, ano? Mas mataas sa 85%, no? Ang isang building mo, isang planta mo, makakakuha ka ng discount sa Meralco. Kapababa ka sa 85%, meron kang surcharge or yung penalty. Magkano siya ang discount? 0.3% or every percentage point higher than 85%. Huh? The surcharge here is 0.6% for every percentage point lower than the 85%. Huh? Later, I'll show you the detailed calculation of that. Huh? So, ayan po, ano? Pag mas mataas ka pala sa power factor, may discount. Pag mababa, may penalty. Ibig sabihin ng surcharge, matatagtagan ka ng electric bill. Paano ba siya bababa yung power factor mo? Kabit ka ng kabit ng inductive load. Marami kang ilaw, marami kang motor, lalaki pa ng motor mo, babagsak ang power factor mo. Kaya kailangan mo ng capacitor pump. Ngayon pala sinasabi ko na sa inyo, totoo yung mga energy saving. No? Pagdating sa commercial and industrial building, nagkakaproblema sa residential. Later, lalaliman natin discussion. Basta pumayag lang kayo hanggang alas 5 o alas 8 para ma-explain ko lahat. Papayag kayo, hindi, joke lang. Hindi, trabaho, no? Libre to. Kaya kayo, isandaan lang, alas 7 tayo. Kaya ganun, eh, nakipag din ng pampera. Okay. So, ano advantage? May chismis niyo ko. Bigyan mo naman kami sinigit, isandaan lang. Ha? So, high power factor eliminates utility power factor penalties. Pag mataas ang power factor mo, wala kang additional charge sa Meralco. High power factor reduces the power or heating losses. Yun nga, ang ginagawa ni power factor ay pinapababa niya yung losses. Tandaan nyo, walang ibang ginagawa si power factor. Loss reduction po siya. Power loss reduction. Yun lang po ginagawa. Loss reduction siya. Tandaan nyo. So, high power factor means high efficiency. High power factor stabilizes voltage level. What do we mean by that? Because we have a capacitor. Ano ginagawa ng capacitor? Ang capacitor natin ay, ano, nire-regulate yung voltage. Pag marami kang mga fluctuation dyan, malakas na, marami kang mga spikes dyan, pag meron ang capacitor, maganda ang mga curve mo. No? Maganda ang wave mo. Wala kang masyadong mga spikes na, no? So, kung meron man, konti na lang, nabawasan na. And those spikes that may damage your equipment. So, if you have a capacitor, basically, a capacitor is a voltage regulator. So, ganun po yan. No? So, it stabilizes the voltage. Pag hindi stabilize ang voltage ng ilaw mo, the light will flicker. Magkabit ka ng capacitor ba? Gaganda po ang voltage, constant. Ganun din naman ang mga motor mo. Pag hindi stabilize ang voltage mo, babagal, bibilis. Di ba? Hindi consistent, hindi constant. No? Most of our motor must function with a constant speed. So therefore, you need a constant supply of voltage. No? That may be achieved, no, by putting this capacitor down to our buildings. No? It improves machine performance, increase system capacity. What do we mean by that? No? Increase system capacity. So, halimbawa meron tayong dalawang building. Building A, Building B. Ito, without capacitor. Ito naman, with
kapasitor. Eh, meron siyang electric bill sa isang buwan, 1 million. Sa isang buwan, 1 million. Eh, pambira naman pala sir. Wala rin palang natipid with or without kapasitor. Wala natipid sir, di ba? Parehas sa 1 million. Totoo. Totoo, wala naman natipid eh. Pero ito, difference niya. Yung 1 million na may kapasitor, mas malaking KVA ang daladala nito kumpara dito. Ibig sabihin, this will supply more load compared to building A. They have the same. Let's say, ideally, the same load ang laman nila. No, although, imposible sa actual. Ano lang, theoretically lang. Parehas na parehas ang ano nila, ang KVA demand ng dalawang building. No? Halimbawa, 2 MVA yung dalawang building. Yan ang KVA demand mo. Parehas ko. Ibig sabihin, identical, tambal sila. No? Parehas sila yung mga load nila. Kung ito ay may kapasitor at ito'y may kapasitor, ito'y wala, definitely mas mura dito. So, ngayon pa lang sinasabi. Paano yun, sir? Tapusin yung seminar. Kakaalis. So, ito. So, let us have now the current triangle. So, kailangan po natin ng mga triangle. No? Mag-o-open po kami. Ginawa na po namin dati. Magpapaskil po kami sa mga school ng ano ng poster o ng mga advertisement ko. Ha? So, magre-request po ako sa school kung papapasukin ako sa school. Maglalagay ako ng power. Magre-request ako kung mabalik yung chairman. Powerhouse corner. So, makikita ninyo yung mga pre-seminar. Mga libre-libre. Oh. Gusto nyo ba yun? Libre? Siyempre, sir. Libre. At saka mga announcement, meron pa akong isang libre na iisip. Ginawa na rin namin dati yon. Pero hindi yata nakapansin sa mga school, free review lessons. Meron po kami. Kaya lang, limited lang. Dati tatlong subject lang ang allowed. Dadagdagan ko. Siguro gawin kong 5 subjects. Sa mga EE yun, ano? Sa mga EE. So, halimbawa, gusto mong umat, kahit anong subject, either, halimbawa, math ka, gusto mo math, kaya sa, para lang makita mo lang, bisita kayo dito. Yung mga fifth year, mag-o-open kami sa November, sit in kayo. Wala pong pang-i-charge sa inyo. Mag-sit in lang kayo, nilibre ko na pati handouts nyo. Mag-sit in lang kayo dyan sa may merienda. Sige o, deal tayo. Kaya na, parang bakahiya naman dun sa reviewin namin, walang merienda. Kayo meron, tapos wala na pa kayo binaya. Para nakakahiya sa pabira to si sir. Nagbayad tayo ng malaki. Pinakain ko. Para gano'n ha. So, open po namin yan. Pupunta po kami sa school ninyo. Pag hindi kami makapasok, doon sa gate ninyo, yung mga tinda-tindahan doon, tingnan nyo na lang. See posters and print ads for details. Para gano'n lang yan, di ba? Di ba? The more entries you send, the more chances of winning. Ibig sabihin, pag mas maraming poster, mas marami tayong makukuha ng estudyante. Okay? So, gano'n ha. Bangan nyo yan ha, yung mga announcement namin. So, pwede po, o kaya, better yet, maraming pasasalamat po sa Facebook. Sa Facebook kayo mag-update. Napakadali na ng ano kaya, no? Information. Malaking pasasalamat po, napapasok kong iskwelahan dahil sa Facebook. Tignan nyo, di ba sa Facebook nyo lang nalaman to? O, di napasok ko, parang ko na rin nakapasok sa TIP, di ba? No? Oh, ayaw ko papasokin ng humor, uy. Kumain ko pasukay. Ano na ginagawa mo sa mga? Mag-open ka nga ng libre. O yun, nalaman ko, protektado. Di ba? Hindi natin alam kung ano ang kanilang... Ano? Hindi pa yung mag-pansin din na nakabukas yung cellphone. Ayan. Sige. Ayun lang naman, ayaw ko sila papasukay ni Mang Yuhul. Paano mag-gano siya? Sabihin nyo nga, oh, pagbigyan nyo naman si Jeanine Moreno, naka-atay naman kami. Ilang araw na kayo naka-atay? Pang lima na, oh. Eh, ma'am, limang araw naman kami kumote. May natutunan ka ba dito, Jeanine? Pagkita ko. May naka-atay na, ano na ba? Pwede, eh, maganda, makilala din naman siya ng mga kaklase ko. Ano, gano'n, di ba, no? Eh, di ba ang gano'n, ano? Bradley. Okay. Maka pwede naman, sabihin nyo na, mag-open ka tayo kay Greek Seminar. Sige, okay, mag-enroll. Di ba?
Pero maganda doon. Plastic. Yeah. Okay. Sana ba ako? Okay. Di ba? Pag ang load, kumuha ng kuryente. Ito yung load natin. Building natin. Kukuha tayo ng kuryente mula sa Meralco. No? Ito po yung graph natin. So, gawa tayo ng graph. Ito na lang red ang gamitin na. So, you have your graph like this. Laging power factor ang mga load, ha? So, ito yung load natin, ha? So, ito po siya. Yan. So, that can be break down into two components, no? The real portion, di ba? So, ito yun. Halimbawa, ito si IN. Ito si ILX. Ito naman, si ILY. Diba? Ayan. So, eh, nagkabit tayo ng capacitor sa circuit. So, ito na siya. Ito, IL pa rin to kanina, di ba? Eh, kaya lang, may node ka nandito. So, syempre, may dadaloy na kuryente, di ba? Alam nyo, kaya gaganahan kayong makinikinigin ng Marina eh. Kasi yung tinuturo niya, hindi lang sa sarili niyang pag-aaral. Kumbaga, na-share lang rin sa kanya. Di ba? Ang ganda nung ganun. Hindi tulad ng professor namin eh. I'm the greatest. Sa akin lang lahat yan. Lahat ng knowledge ko, ako lang ang research niya. Nag-research niya. Yan, yun masama. Ha? So, eto ngayon, eto class, load current pa rin to. Eh, siyempre, meron na tayong capacitor current, diba? May capacitor na tayo, IC. Ngayon, ito, tawagin na lang natin siyang total current. Yan. So, paano yun, sir? Diba, ang kuryente ni capacitor ay leading. No? Ito kasi laging, kaya bababa. Ang capacitor natin ay leading, pataas. Tama ba? Halimbawa ito, 4 inches. Ano? Reflect natin dito yung 4 inches. So, ito naman siya. So, ito ngayon yung IC. So, yung IC natin, mula dito hanggang dito. Yan, ha? So, this is our I total. Ako, ha? So, I total natin ito. Ano ibig sabihin, sir? Your I total, yung ating pong I total, that is equal to our load current plus your capacitor current. Lagyan natin, no? Let's be realistic. Halimbawa, ang kuryenteng dumadaloy sa load, 100 amperes. So, paki-ano nga yung calculator nyo po dyan? May ES plus kayo. Paki-nga mode 2 lang. So, halimbawa, negative 40 degrees. So, yun yung power factor natin. No? Power factor angle. Plus, sabihin natin, 20 amperes. So, angle natin, 90 degrees, di ba? Positive. Ilan po itong makukuha? Sige, maganda yung galing sa value niya. Baka sabihin niyo, nag-invento ako. Mataas o mababa sa 100 amperes? That will represent this. This is your... And this is your load. That will represent your total current here. I total. And that is with the capacitor bumps connected. That one. Ilan po? 88. Okay. 88. O sige, approximately 88. Ano angle natin? Negative 30. Negative? 30. 130. 30. Okay. Approximately. Ibig sabihin, 88 amperes. So, from 100 amps naging 88. Ibig sabihin, kung meron mga clamp ammeter, mag-check ka rito ng clamp ammeter, may clamp ammeter ka dyan, wala ka muna kapasitor. Primero, kinukuha niya ay 100 amperes. Naglagay ka ng kapasitor pa, naging ano na lang? Naging 88 na lang po. Na? So, kaya naging 88 na lang siya. So, nabawasan siya ng 12 amperes. So, more or less, 12% ang savings mo sa kuryente. Na? So, ito yung I total mo. Ito naman yung iyong line current, load current, at ito naman yung iyong capacitor current na leading. Kasi kumukontra, nagkukontrahan yung leading at saka yung leading at saka yung laging nagkukontrahan yung dalawa na yan. No? Dagdagan ko pa po yung triangle po na yan. So, ito po yung triangle natin. Alam nyo naman to eh, di ba? Sa Turing, Turing lang naman ito kasi, no? Ay suppose na ituro rin sa inyo ito nung college kayo, di ba? Sa AC circuit, di ba?
Ano siya masagot? Ayun, ayan, isa. Struggle na isa. Okay. So, pag-usapan naman natin yung power flow. Low flow, no? Sa simula, dadaloy muna, no? Kumukuha si load current ng SL, di ba? SL. Tapos naglagay tayo ng capacitor. So, kumukuha na rin siya ng SC, which is equal to QC. Kasi ang kinukuha ni capacitor ay pure Q, di ba? So, ito naman yung ating, ano, S total. So, paano mo i-graph yun? Parehas lang po, parehas na parehas lang ng current natin. No? Yung itsura niya, halos ganun lang. Halimbawa, ayan. Ito si S of the load. Dito kasi sa powerhouse, meron kaming separate subject nito sa ano, sa review namin. No? Doon natin i-take up yung mga ano talaga, computation niya. No? Dito, seminar lang to. It's more on the detailed computation and then more of the discussion. So, this is your PL. And then, this is your what? QL. That is the Q of the load. Ah, di ba? PQS. Di ba, class? Nakuha ba? Yan. So, tapos, yan eh, nung wala tayong kapasitor, ano? Eh, nagkabit tayo ng kapasitor. Nagkabit tayo. Pak! Ilagay na natin. Initially kasi, wala eh. Eh, nagkabit tayo. Pak! Meron ng kapasitor. Asan ba si kapasitor? Leading siya, sir. Andi dito. Eto po yun. Siya na po yung Q of the kapasitor. Sukatin mo to. 4 inches, halimbawa. O, i-project po dito. Siya na ngayon yung Q of the kapasitor. Tapos, tip to tail method, physics lang to, manangin ito, hanggang doon. From the tip to the tail, no? So, tip to tail, di ba? So, eto na po yung ating S total. Anong ibig sabihin, sir? Halimbawa, sa simula, ang kinukuha mo ay, one, gawin natin KDA, 100 KDA. Ngayon, naglagay ka ng kapasitor, no? Ang kinuha mo na lang, 88 kVA na lang. So, nabawasan ka na ng 12 kVA na kinukuha mo mula sa source. No? Yan. Di pa rin ako naniniwala sa'yo. Yan. Ganun eh, di ba? Isang talaga may umaating talaga para hindi maniwala eh. Ang balik ka ng utak ng ganun, no? Umaating ka na seminar para maniwala ka na ma-verify mo ang totoo naman. Hindi, sayang oras mo sige. Sana nanood ka na lang ang altap. Yung mga oras na to, altap na yan. Nanood na yung anak ko niya. Kasi yung isa, yung babae ko, nanonood. Babae mong anak, ha? Pahala mo. Yung babae ko, nanonood. Patay na patay kay Alden at kay Yaya. So, pati ako nahawa na yun. Nagpuyat ako kagabi. Kaya ako nalit. Kaka-YouTube na altap. So, ito ha. Ito. Makikita niyo po ha. Kulit kasi ng anak, babae ko eh. Ayun, anak ko ha. At tatignan mo doon, nakita doon sa iPad niya. Uy, ito yun. Talagang ito, anak ko. Kaya ako natututong mag-alpha. Ikaw may hiling din. Hindi. Ano ka? Sastilias? Updated, di ba? Updated tayo. Ito ha. S total yun, ano? Okay, ito ha. Dito sa powerhouse, para lang tayo naglalaro dito. Oh, eto ha, at the same time, we are learning. Diba? Sabi yan ni Joey De Leon, diba? Para lang siya naglalaro sa trabaho niya. Nagkaroon ng Adam, nagkaroon siya ng playground. I-train niyo ang powerhouse na playground. Ha? So, playground daw. So, oh, totoo. Eh, may pa-basketball tayo eh. Kami mini-Olympics tayo, sisimulan namin sa January. Basketball lang, una na last. So, ito po yung PL. Yung PL siya na rin yung P total. Ito po yung S total at ito naman yung ating Q total. No? Kasi ito, S total na to. Kaya ito, puro total. P total, Q total, S total. Nakuha ba? Yan, liliwanag ko ha. Si QL, saan po ba siya equal? Equal siya kay Quezon City plus QT. Ha? Talaki kasa namin si QT. Namatay na. O, ayan. So, ngayon, yung ating QC, paano po yun? Si QC, that is equal to your QL minus
QT, tama ba? Now, eto ngayon yan. Yung theta mo, S, P, Q, di ba? Kunin mo ngayon tangent theta. So, katowa, what is the opposite? Q over P. So, therefore, your Q is equal to pita, no? Pita, no? Piupita, no? Napiupita, no? So, PL, di ba? So, tangent theta L minus PT tangent theta T, di ba? Okay. Alright. Ngayon, yung ating P total, that's also equal to PL. That is the power at the load. No? So, therefore, our QC, that is PL, and then, multiplied by tangent theta L minus tangent theta E. So, may mga makikita kayong libro sa electric power system. So, your QC, that is equal to P of the load. Even kay Rojas, no, meron siya nito sa libro niya. No? So, tangent theta O. Yan. Minus tangent theta mu. Yung bago ng kapasitor. No? Yung luma, yung dating angle, halimbawa, ito ay 40 degrees. No? So, ngayon, ilang degrees na siya yung theta T? Ayan. Approximately, 30 degrees negative. Napababa. Sa baba siya. Okay? So, ito po yung formula sa pag-calculate ng ating ano, K-bar rating. Kasi pag umorder ka niya sa supplier, number one, tatanungin ka, sir, ilang K-bar ba ang kailangan mo? Pangalawa, ano bang voltage rating ng kapasitor ang u-ordering mo? So, ganun yan. So, ito yung formula. Naalala ko noong 2001, babal kami ng kwisyo. Bakunti ako sa UE noon, I was the coach of UE. So, ito yung load, sabi, meron daw 2,000 kilowatt, 0.8 power factor. Ano daw ang size ng kapasitor na gagamitin mo? The Q of the capacitor to be used to raise the overall power factor to 95%. Yan. So, ito yung ano mo, ito yung power factor of the load mo. Ay, 30 seconds lang yun. Madali, mahirap. Mahirap pag hindi mo alam yung formula. Pero pag alam mo, madali na. Especially nowadays, may calculator techniques na, di ba? So, pwede mo na itong indiretso sa calcium mo. So, Q, oh, calculate nyo, kayo na bumindad sa calcium. So, we have 2,000. Tapos, yan ha. So, we have the tangent 0.8. No? So, that is the arc cosine of 0.8. Ito, memorize nyo ha. Kasi pinaka-popular na power factor yung 0.8. No? Ano yung arc cosine ng 0.8? 36.87. Diba? So, yan yan. Pinaka-popular yan na power factor pagdating sa board exam. No? So, 36.87 degrees. No? So, ibabawas natin yon sa tangent. Oh. Tapos, arc cosine of 0.95. No? Although, pwede mo naman kunin muna, ano ba yung arc cosine ng 0.95? Ilang degrees? Come on, please give me the value. How much? 18.19 degrees. So, yun. So, ito pala yung 18.19 degrees. O, sige, lahatin nyo na. I-perform nyo muna to. O, kaya sa calculator, pindutin nyo na. Ilan ang Q of the capacitor? Sige, pakicalculate po natin. Ilan po yan? Thank you.
ilan po? 19. Ilan? 8? 819.54. Ilan? 842.63. Ano units natin, class? K-bar. So, ayan po yung K-bar rating na gagamitin natin. Okay? So, sa ano, sa review, talagang yung detailed computation tinuturo. Wala po kasi tayong time masyado yung kumpletong ano yun. Hindi po tayo makakapag ano lahat yan. No? Computation, kasi marami po tayong didiscuss yan. Pero bigyan ko na rin kayo ng kapirasong idea pa paano mo isa-size yung capacitance. U of the capacitor is equal to voltage at the capacitor squared, then V squared over X sub C of the capacitor. Ayan. Naalala nyo ba ang DC circuit? Your power that is equal to V squared over R, di ba? Parang ganun din yan sa Q. Na? E ngayon, di ba ito V squared? Ito X sub C 1 over 2 pi FC. Na? So, ang mangyayari, aangat po ito dito. Ayan. So, what will happen? The QC that is equal to what? 2 pi FC squared. Tama ba? 2 pi F. 2 pi F. No? C. 2 pi FC B squared. Ayan. So, ito na po siya. Okay? Wherein this 2 pi is always a constant. Ha? Constant naman yan eh, di ba? Kumbaga, yung QC mo equal yon sa KFC dyan sa may Vito Cruz. Vito Cruz, KFC. Okay. So, di ba kukuha mo na yung C dyan, di ba? So, ibaba mo na lang. O, yung C, baba mo yung constant, di ba? Yung C, baba mo yung 2 pi, baba mo yung F, baba mo yung B squared. O, kukuha mo na yung capacitance C mo, di ba? So, ganun po yan, ha? Sige, tuloy natin ang discussion. Ito yung building, kumukuha siya ng magnetizing current. Ito po yung magnetizing current, no? Yung Y portion, no? Yung reactive. Yung X na niya, yan yung real portion. No? Yan yung real. So, ayan. So, sa simula, let's say, ito galing sa power plant to, sa distribution line. So, wala tayong capacitor. Kumukuha siya ng dalawang power. O, tapos, ang lagay na ng capacitor. So, si capacitor, nag-supply na siya ng reactive current or magnetizing current. No? So, ito na yung generation niya. No? Ito na lang ang sinusupply yan, no? Ideally, ng generation. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo, kung titignan mo tong graph na to, meron pa rin itong kaprasong QT na to, yan yung konti na sinupply ng utility mo ng Meralco. No? Sinupply pa rin sa iyo yan ng Meralco. No? Kasi ito, ideal condition lang naman yan. Tingnan mo. At itong kinukuha mo, ito eh, tama? Eh, yun yung Q ng load mo eh. Kaya lang, since may capacitor ka, yung portion na to, binigay nino ni capacitor. At yung QT mo, binigay nino ng utility, no? Ng Meralco. May binigay pa rin na konting Q ang Meralco. No? So, yun ang ibig sabihin niya. So, ayan, makikita na natin. Ayan, pinakita pa rito sa distribution line, kumukuha ka ng dalawang power. Nagkabit ka na ng capacitor, meron ka ng reactive current. No? Real na lang ang kukunin mo. Ulitin ko ha, ideal condition lang yan. Sa sir, maganda maglagay. So, sa primary metering, ito yung capacitor banks natin. No? So, kung 3-phase yan, single-phase, so dito 3-phase, syempre, malakihan na yan. Pwede rin sa secondary, pwede kang maglagay dyan ng capacitor bank. Pwede rin naman sa secondary na lang, sa secondary na lang maglagay. No? At po, pwede rin naman yung malapit mismo sa load mo o sa motor mo, pwede din yun. No? Pwede din po yun. Okay? Pag-aralan nga natin itong ano, ito actual na resibo ito ha, kinuha na lang, in-extract na lang natin yung very important portion sa resibo. So, may konting typo error pero didiscuss ko naman sa inyo, don't worry. I don't know kung nakikita nasa dulo. Dalawa kasi ito, isang 70% power factor at isang 99% power factor.
Pasensya na, mag-extend tayong konti ha, para mas ma-elaborate ko lang. So, tingnan nyo ha. Konti lang naman, mga 5 oras na. So, okay. So, we have the 70%. 99%. Pag 99%, no? Discount or penalty? Discount. 70%. Oh, 70%, pababa sa 85, no? Penalty or surcharge? Penalty or discount? Penalty. Kasi mababa siya sa 85%. Dami siyang buto. Okay. Basic charge. Diba? Demand charge, no? 220 pesos per kilowatt, halimbawa. Eh, ilan pa yung ating ano? Ang demand niya, 2,000 kilowatt. Ito, yan, 2,000 kilowatt. Itayos mo siya sa 220 pesos kada kilowatt hour. So, 440,000 sa 70%. Meron din dito, 440 rin. Sa energy charge, 1.85, multiply mo dun sa 1 million. Ano naman yung 1 million? So, average kilowatt hour yun. Kaya meron ka 1.85 million dito, dito ganun din. So, 2.29 million yung total basic charge. Sa 70 and 99%, isa parehas lang naman pala. Yes, dito sa total basic charge. So, sa primary service discount, 3%. So, 3% ng 2.29 million, 68,700. So, ito siya. Special discount, so wala lang. So, itong power factor adjustment. So, meron tayong 9%. Sir, saan nakuha yung 9%? So, dito nakuha yun. Di ba 70%, ano? Di ba, sabi ko sa inyo kanina, naalala niyo ba kanina yung 85%? Pag mataas, meron kang discount. Ilan? Ilan yung sabi ko? 0.3%. Sa bawat percentage point na mas mataas sa 85%. Tapos meron kang surcharge o yung penalty na 0.6%. Kung ilang percent na mas mababa sa 85%. Paano yun, sir? So, sige, i-apply natin dito, ha. Paano, sir, nakuha yung 9%? Eh, di ba, yan, ha? 70%. O, gawin natin. 85 minus mo ng 70. So, ilan yun? 15%. Tama ba? So, kung 15% yan, i-multiply natin, surcharge penalty, ano? Penalty siya, di ba? Hindi siya surcharge. Sige, penalty siya. 15 times 0.6, eto 9%, tama ba? So, doon mo nakuha yung 9% doon. Na? Nakuha niyo ba? Kung saan nakuha yung 9%? Yung sobra or every percentage point lower than 85%. Na? Oh, ngayon, 9% ng ano? 9% itong 2.29 million yun. Palagay nyo, itong 206,000 na to. Di ba siya ay ano? Penalty, di ba? Penalty yan kasi 70% power factor. Eh, ito, discount to, di ba? So, magka-contra sila. Ito, discount. Ito, penalty. I-minus mo lang to. No? Pag minus mo to, ano ngayon to? Yan. Ito ngayon yung penalty mo. No? 137,000. So, kung ito ay penalty, ano mangyayari dyan with respect to the basic charge? Magpa-plus o magpa-minus? Eh, penalty yan. Magpa-plus yan. Ayun. 2.29 plus 1.37 2.42 million. Ah, tingnan nyo dito, ha? May nakikita kayong negative sign dito. Sir, saan nakuha yung 4.2%? So, ganito. Diba? Tinaas sa 99. No? Tinaas sa 99%. So, ibawas natin sa 85. So, ilan yun? So, 14%. So, itatimes natin saan? No? 0.3%. So, ilan yun? 4.2%. Tama ba? So, doon nakuha yung minus. Kaya nang ginawang minus kasi ito ay discount. Pero wala naman discount, pina-plus. Surcharge yun, di ba? So, 4.2% ng 2.29 million. Eh, di ba?
yung primary service discount, ito discount, at ito discount din. Diba kanina tayo nag-minus dito? Kasi magka-contra eh, discount, surcharge. Eto, discount, discount. Ano gagawin mo sa dalawang discount? Ipa-plus mo yun. No? Ipin-plus mo na, 164,000. Eh, since ito ay discount, ano gagawin natin sa discount na to doon sa 2.29 million? Ima-minus mo. No? So, meron kang 2.12 million. Siya yung ating tinatawag na net basic charge. 2.43 million as against sa 2. Makinig kayo mabuti ha. Ito ang pinaka-importanting slide sa seminar ko. Ito. Okay? So, yung net basic charge nito, 2.43 na. Kasi nadagdagan ka ng ano eh, dahil may penalty ka, mababa power factor mo eh. Nakakuha ko ba? Since mababa ang power factor mo, madadagdagan ka ng bill. Ito, nabawasan kasi discount nga ito eh. Ngayon, yung SERA natin, no, sa gobyerno na ito eh, Current Exchange Rate Adjustment, 6% daw yun ng basic charge, no, net basic charge. Kunin mo 6% nito. So, ito yun, 145,000. 6% nito. Wow, nakakatuwa nga yung SERA, ito pinagbasihan niya, yung discounted, di ba? So, bababa rin yung SERA mo, tama? Okay? Ito na. Kung hindi, kay SERA-SERA niya. Oh. So, ito, etong dalawa, net basic charge, at saka po ito, so ipa-plus po natin. At saka itong power purchase, ng purchase power adjustment. 3.28 times ano, nung average kilowatt hour consumption. So 3.28 million. So ito na po yan. So ipa-plus po natin itong ano, net basic charge, yung SERA, pati yung PPA. Ito, 5.  mali itong data na to, no? Ito ang tama dyan. Ito to. 5.85 to. I-plus mo doon na to. 1. Tama naman. Di ba kasi ito? 4, 5, 6, 7. No? Tama. 8. Ito yun. Ibig sabihin, ito yung present bill mo. Yung 70% power factor. 5.85 million to. May typo error lang dito. Ito naman 5.5 million. Ito yun. Siya na yung expected bill mo na tinaas mo sa 99% ang power factor. I-minus mo silang dalawa, you'll come up with the savings of 320,000 per month. Ito yung maliit lang na building, no? Kung nakakatipid ka ng 320,000 sa isang buwan, maliit, malaki. Oh, malaki na rin yan. No? Meron akong kilalang consultant, ang napakaganda ng trabaho niya. No? Nung binigyan niya ako ng calling card, ang subtitle niya, energy saving consultant. Ganda ng job, right? Alam mo ang trabaho niya? Power factor, ina-analyze niya yung mga building. No? Siya consultant ng building A, building B, building C, any building. Kung magkano yung natitipid ng building na to, yung 20% sa akin. Bukod pa sa basic salary ko as consultant doon sa building na yun. Pag nakatipid kayo ng 100,000 sa akin yung 20,000, ha? Nakikita naman sa resibo eh. Yun ang trabaho ng consultant na kakilala ko. Sabi ko, kung wala ko rin yung seke, mas gusto ko ganito ang trabaho ah. Pakonsultant lang, mamirap na. Pakumpit-kumpit lang siya, system study lang. Hindi mo kailangan 8 oras mo sa kumpanya. Saklitan mo lang, okay na. Ha? So, eto ha. So, nakatipid ka na 320,000. Sa isang taon, 3.8 million din. Ha? So, magkano yung cost ng kapasitor? Based on the highest estimate of 1,000 pesos per kilowatt. Maaaring ngayon, mataas, medyo mataas na ng konti dito sa 1,000 per kilowatt. No? Ibig sabihin, 1,000 pesos per 1 kilowatt. Ibig sabihin, piso per bag. No, kaya, yun ang presyo ng kapasitor. Piso sa isang bag. Nakasunod po ba? Sa likod po, sa isang bar, piso. Yun. Ha? Ngayon, kunin natin yung rate of return sa investment. Sir, ang mahal naman ng capacitor. Let's say, ito na yung calculated value mo. 1,760 kbar. So, ibig sabihin, 1.76 million ang conservative amount ng capacitor. Yan. Naku, mahal din pala ng capacitor. 1.76 million. Lahat ng company ang gusto niya rate of return. Ibig sabihin, yung ginastos ko ba, kailangan ko mababawi yan.
Yung 1.76 million, i-divide mo dun sa monthly savings na 320,000. You'll come up with 5.5 months. Anong ibig sabihin, sir, no 5.5 months? Ibig sabihin niya, sa loob lamang ng 5 at kalahating buwan, mapabawi mo na yung nagastos mo dun sa capacitor bank. Nakuha nyo? Parang yung estudyante ko, sir, naging kabil kami, sabi sa kliyente, sir, in just 5.5 months, yung ginastos nyo, sa kapasitor na binili nyo sa amin. No? Babalik yan through savings. So, yun, ang ganda, di ba? Tapos, tatanungin siya ng engineer, no? Eh, ilang buwan ba? Matagal bang buhay niyan? Yung kapasitor, matagal to, sir. Gano'ng matagal yan? 6 months yan, sir. Kahira, 6 months? Tumubo ko na ng alahating doon, wasa agad. Hindi naman, siyempre, ano yan, depende how you maintain. Siyempre, matitibay yan. Ikaw ba naman inventor, siyempre, titibayan mo na, di ba, no? Para maging successful yung iyong ano, invention, di ba? Pero alam niyo, ang capacitor bank ay totoong ginagamit na hanggang ngayon. Matagal na po yung ginagamit. Ang re-resolvahin na lang natin yung residential, yung mga existing ngayon. Wala na po tayo question sa commercial, industrial, and power distribution transmission application. Wala po tayo question na may capacitor bank store. Ang question po, yung mga nasa TV ngayon, yung mga nasa bahay, di ba? So, you watch my interview, di ba? Meron pong nagpa-consult sa akin, alam niyo yung isa-isang mall. Sa mall, yung produkto nila, nandoon. Yung energy saver, pumunta dito. No, last year, nakarating kami hanggang Department of Energy. Doon, nagkaano kami doon. Argue doon. Napatunayan ng DOE na may self-consumption kasi. Mas malaking self-consumption kaysa yung loss doon sa linya eh. So, yun ang problema. Bakit ganun, sir? Explain ko mamaya. Dito muna tayo. Ito yung ano, yung implementation ng Meralco. Iso-shortcut ko ha, kaya ako nang pinakita to. Galing ko sa IIEE magazine. Dati, ang power factor niya, 78.4%. Surcharge ba yan? Or discount? Kasi ano eh, diba? 78.4, di, ang base natin, 85, diba? Eh, mababa siya. 78.4%. Ang penalty niya binabayaran sa Meralco, 11,000. Kano yan? 578.7. Something like that. Tapos inangat. Ano na? For computation purposes. Inakyat siya sa unity power factor. Para na makita yung maximum savings. Pero sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Engineer Jimenez sa amin, advisable yung mga 0.92, 0.95, 96. Huwag unity. Kasi pag nag-unity ka, mawawala ang magnetic field. Kumbaga sa asukal, mawawala yung asukal. Kailangan mo pa rin ng konting asukal. So, 100% natural discount, minaximize 14,000. Na? So, meron po tayong 14,412.6 pesos. Ang tanong ko sa inyo, magkano ang total savings? Sir, 14,000. Kasi yun yung inangat mo dun sa ano. Yan yung total savings niya. Isn't it? Isn't it the 14,000? Yes or no? No. The answer is no. No? It's definitely not. Okay, so eto po ay magkano yun? 25,000. Total mo lang to. 991.3. Ibig kong sabihin, eto yung total savings mo. Yan yung savings mo talagang totoo. Bakit, sir? Nung nagkabit ka ng capacitor, naging unity. Or sabihin mo, 98-99% yung capacitor. Capacitor, yung ano niya, power factor niya. Tingnan nyo, ha? Di ba, inangat mo, gumamit ka ng capacitor, mula sa 78%, inangat mo sa 100%. Bakit, sir, 25,000? Kasi, nung inangat mo siya hanggang dito, nung na-reach niya yung 85%, nawalan ka na ng penalty. Ipin mo na yun. Eh, tumaas ka pa sa 85. Naging 100 pa. Nagkaroon ka pa ng discount.
Nawala ka na ng penalty, nagkaroon ka pa ng discount. Kaya yung dalawa na yan, yan ang total savings mo. Nakuha po ba? Kung marami ka kasi mga motor, ito lang yung ano mo. No, ito lang. May penalty ka additional. Nawala ka na ng penalty, nagkaroon ka pa ng discount. Ganon kaganda ang power factor correction. You see? So, ganon po yan. Ngayon, so, ayan ha. Papakita ko sa inyo yung ano dito. Dito, tingnan nyo to. This is an ideal vector diagram. Bakit sir, hindi na-recognize ng DOE ang mga energy saver sa bahay? I-explain ko sa inyo. Ito yung mas malalim na vector diagram. Kaya may pumalpak. No? Kaya pumalpak yung mga yon, hindi nila na-consider itong vector diagram. Kung mga engineer man ang nag-design nun, dapat ito ang i-consider mo. Tingnan mo ha. Are you familiar with synchronous motor? No? Ganito kasi nangyari doon. Ang totoong kapasitor ba, mayroong resistance? Mayroon. Nagko-consume pa rin siya. Diba sabi natin, the capacitor consumes Q. Now, so, ang kapasitor, ang totoong kapasitor, nagko-consume siya ng apparent power. Wherein, meron siyang power consumption, ano? Plus J, QC. Although itong PC mo, maliit lang compared sa QC. Ha? Malaki di hamak yung QC. Ideal kapasitor, walang power, real power, Q lang. Pero yung real, tandaan nyo, yung real, may power po yun na watts. Na? Ganito po yung vector diagram. Ito yung pinakita ko. Pero ito yung mas malalim na vector diagram. Ito ha, tingnan nyo mabuti. Diba? Tayo nag-power factor correction. Obviously, pag ganito, no, ideal capacitor, talagang walang chance mas malaki yung ST sa SL, eh, no? Kasi dito lang siya, eh, no? 90 degrees kasi siya, eh, di ba? 90 degrees siya. Yun eh kung zero yung P, yung ano mo, yung zero ito. Makinig ha, pa-bonus ko sa inyo to. First time ko lang ituturo ito na ibubunyag ko yung totoong ano, vector diagram. Hindi ko ito na discuss before kahit panoorin yung video. So, eto, nag-consume ito ng P. No? Yung totoo, mayroong P. Ideally, eto, itong diagram na ito, wala siyang P. Etong diagram na gagawin ko may P. E ano ngayon, sir? What will be the effect? Eto ang effect. Yan. Eto yung SL mo. Eto ngayon yung magiging ST mo. So, eto yung ano mo. Eto yung aking Q of the capacitor. Di ba pag may certain value ka rito, halimbawa 20 plus J 100, di ba meron na yung certain angle dito, tama ba? Meron na, definitely. Okay? So, eto na yun, yung theta makukuha mo rito, eto na yun, yung theta ng capacitor. Tingnan ninyo ngayon. So, para sa synchronous motor, siya yung SSM, di ba? SSM. Tapos ito yung PSM. Tapos ito yung QSM. If you're familiar with synchronous motor, di ba sa machine natin, di ba? AC machine. So, eto ngayon yung P mo at the load. Ang nangyari, nadagdagan ka pa ng real power. Nadagdagan ka pa ng PC. No? Ito yung PC mo, yung kapraso na to, yan yung PC mo. Imbis na makatipid ka, dumagdag pa siya dito. Kaya ang tendency mo, dito sa ST mo, imbis na lumiit, ito walang chance na liliit yung ano eh, di ba? Yung SL sa ST, walang chance eh. Kasi 90 degree to eh. Kahit saan portion ka dito pumunta, mas maliit yung ST, tama ba? Pero, pag gumamit ka ng totoong kapasitor na mayroong real power consumption, ganyan po ang mangyayari. May pagkakataon na mas malaki itong ST mo kumpara sa SL.
Possible po talaga. Kaya ang nangyari, yung total power mo, nag-combine yung load power at yung real power consumption ng ating capacitor. Dito sumablay ang design ng mga energy saver. Ang problema nila, dapat paliitin nila itong PC na ito. No? Dapat paliitin lang itong PC na ito. Kasi sa bahay, let's say, mas maliit, maliit lang yung ano, o yung sa linya mo. Ang lumalabas, mas malaki pa yung, kasi sabi ko sa inyo, power loss reduction ng capacitor eh. Pababain mo ito, di ba? Pag bumaba ang power loss, di ba? Tataas ngayon yung power factor mo. Pababain mo yung power loss. So, ang nangyari, di ba, syempre, sinusukat ng metro, kilowatt hour eh, di ba? Eh, nadagdagan siya. May self-consumption kasi yung capacitor mo. Kaya papatong siya doon sa metro mo. Eh, sir, ano naman katotoo na yung metro ay mabagal? Ayan. Kasi sir, yung commercial sa TV, yung sa Taiwan, hindi sa Pilipinas eh. Sa Taiwanese yun eh. Sabi doon sa commercial, jang. Pwede daw makatipid hanggang 30%. No? Naintindihan ko eh. May subtitle, di ba, sa ilalim? Di ba? Ayan. So, ganito po yan. Ito po yung ating ano, ito po yung metro natin. So, gano'ng katotoong yung napanood ko sa TV, nababagal yung andar ng metro. Totoo ba yun, sir? Tinanong din yun ng isang PEE kay Sir Jimenez. Sir, napanood ko yung commercial na to eh. Totoo ba yun? Ito yung explain ni Sir Jimenez. Are you ready? Are you ready? Let's get it on. Kanina pa nga tayo on. Ito. Diba ano bang sinusukat ng ating meter? Diba energy po yun? Diba ang sinusukat niya power input multiplied by time? Constant naman yung time eh. Kalimutan muna natin yung time. Kasi dito, nandito yung R pa, diba? That is your I squared R. Tama ba? So, ito siya. No? Nandito naman yung side ng ating power output. No? Gaya yung drawing in sketch natin kanina. So, ganun, ano? Paano, sir, babagal yung ikot? No? Let us talk about the power losses. Let's talk about the power losses. Sabihin natin, without capacitor, power loss. Without capacitor, mag-assume tayo, ito 100, di ba? So, I squared R, di ba? I squared R. So, this is 100 squared multiplied by the resistance. Assuming 1 ohm na lang to, 1 ohm. Assuming 1 ohm. Kahit anong value ng resistance niya actually. Pero pakita muna natin dito sa 1 ohm para madali lang calculation. 100 squared. 10,000? Eh, naglagay tayo ng capacitor. So ano siya? 100, hindi na. Naging 88 na lang, di ba? Ito. Sige nga, kaya na mag-calculate. Ilan yung 88 squared? Times 1 pa rin na. Di naman nababago yung resistance ng linya mo, eh, di ba? Kasi kung meron kang malaking transformer na yan, so bababa yun, di ba? Ito yung linya mo. Ito na yung mga switch gear, switch board mo, di ba? Yan, sa planta. We're talking of the large plant. Commercial or industrial building. So, very mahaba yung mga distribution line nila, di ba? Papunta dun sa iyong panel, yung iyong switch gear or switch board. Ilan po ba dito? 7,000? 44. I-minus mo nga yung dalawa. So, nakatipid ka na. Ito yung nawalang loss mo. Napansin nyo, nung naglagay ng capacitor, bumaba yung power loss? Nakita po ba? Sabi natin, di ba? Yung efficiency natin is power output over power output plus power loss times 100%. So, ilan to? Ilan yung nawalang power sa linya? Dito, sa loss reduction? 2,056. So, nawala ito. Ito yung savings mo. Ito yung nawala. Yan yung natipid mo. Dati binabayaran mo yan eh, walang kapasito. Eh, nagkabit ka ng kapasito, hindi mo nababayaran yan. Kasi nabawasan na yung power loss mo eh. Nakawa ba? So, ganun lang nangyari dyan. Ngayon yung explain sa amin ni Sir. Anong anak niya.
Iinitin yung anak niya dalawa. So, paano sir nangyari? Bumaba ngayon yung power loss. Ha? Pag bumaba ngayon yung power loss, okay, bumaba yung power loss, ha? Pag bumaba yung power loss, una, yung previous topic natin, di ba? Power loss is equal to the voltage drop times current. Bumaba yung power loss, automatic, bumaba kasi yung voltage drop. Constant naman yung kuryente dito. Ito yung kuryente natin. So, let's say, oh, sa power factor pa, pati kuryente, bababa. Kaya bababa talaga yung power loss. Kasi tama naman eh, bumaba yung kuryente dito. Pag bumaba yung kuryente, bababa rin yung voltage drop dito. Natural. Kasi dating 100, naging 88 to. Bumaba kasi yung kuryente ko, kaya bababa yung power loss mo. Pag bumaba yung power loss mo, high efficient ka. Tataas yung efficiency mo. Na? Liliit ang voltage drop dito, makukuha mo yung tamang voltage para sa load mo. Yun ba ang kagandahan ng kapasitor? Na-regulate mo ang voltage. Hindi mo hinayaang bumagsak ang voltage. No? Ayan. So, bumaba ngayon yung power loss mo. E di ba sabi natin kanina, power input is equal to, ano, power output plus power loss. Bumaba yung power loss. Bababa din yung power input. Pag bumaba yung power input, ano mangyayari sa energy consumption? Bababa din yun, syempre. Kaya totoo, babagal ang andar ng metro. Kasi bumaba yung loss. Nakakuha niya? Yan ang lalim niya. The problem, ang lalim nito sa residential, yung consumption niya rito malaki. Nagko-consume, ibig sabihin mataas ang resistance ng mga energy saver na yan. Only resistive elements consumes the watts. Pag mas malaki resistance, mas malaki ang wattage na nako-consume. So, ibig sabihin, no, dumadagdag pa siya doon. Burden siya doon sa metro, babasahin din ang metro yun. Kaya ang nangyari, isang makatipid ka, nadagdagan ka pa ng electric bill. Hindi kasi tama ang pagkakadesign dito ng energy saver. Maaari siguro, hirap na hirap silang kumuha ng mga kapasitor with a very low resistance. So happy ng mga manufacturer ng kapasitor ang tataas ng mga resistances. So that is the problem. Dapo? So, ayan po ang explanation ng aking pong best mentor. Okay? So, ito po, ito yung paggamit nito. Actually, since may calculator, pero pakita ko na rin kung paano ginagamit ito. No? Ito yung original power factor. Halimbawa, ano ba example natin dito? 100 kilowatt daw yung load. No? Yan. Yung dati daw na power factor, 65%. Ito, 65%. Tapos, iaangat mo daw siya doon sa 95%. May multiplier dito, 0.84. Ano yung isa rin, sir, ng 0.84? Actually, siya kasi yung tangent theta old minus tangent theta new. Lahat ng value makikita nyo rito, ito, 0.84 yan. Ibig sabihin ng mga value na yan, sinosolve niya na agad, sino? Si tangent theta old at si tangent minus tangent theta new. Yung bracket na to, yun na yung nakalagay dyan. Kaya kung ikaw yung supplier o consultant, meron ka ng table na yan para mas mabilis ang calculation. Nakuha? So, yung P of the load mo ay 100 kilowatt yung load mo rito, kaya 84 times 100 kilowatt o 84 kilowatts. Yun ang K-bar ng capacitor. No? Ayan. Ano sa itsura ng capacitor? Ayan. Modular yan. Depende kung mas malaki ang load mo, mas marami kang capacitor na kailangan mo. Pag sinabing modular, no, possible to mass the capacitor back rating precisely to the needs of the customer. The capacitor bank is upgradable. So the initially installed rating can be increased to follow the growth of the company. So ano ibig sabihin? Pwede ka, ayan o, disok-sok lang siya. Dagdag ka lang ng dagdag na capacitor banks. Ha? Capacitor. No? So ito na po yung capacitor bank. Okay? Na kinakabit yan sa mga ano usually, mga switchboard, switchgear. Na?
May mga capacitor na rin na nakakabit malapit sa mga motor lobes mo. Or sa MCC, meron din naman. No? Di ba yung electroflow kahapon, kung naalala nyo, no? Meron din siya mga electroflow na kakabit malapit sa motor. So, yun po yun. Okay? So, hanggang dyan na lang po ang ating seminar. So, thank you. So, bago tayo tapusin talaga natin to. Sino po ba ang